Hey yo, what's up guys? It's me again, Edward Panner. First of all, maraming salamat sa lahat dahil meron na tayong 1,000 subscribers. So thank you for always tuning here on my channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and click nyo na rin yung notification bell. So for today, magkakaroon tayo ng restoration. So this is a Jordan 1 Orlando Magic. So kita nyo naman sa title natin, cracks ang gagawin natin, yung sa may toe part, eto. Kadalasan nagkakaroon ng cracks pag gamit na gamit yung sapato, syempre, and pag yung nadami ng creases and hindi masyadong naaalagaan. So subukan natin ibalik sa dati. Pero bago yon, unahin muna natin yung midsole dahil kita nyo naman madilaw na. Madali lang naman siya tanggalin dahil hindi naman sobrang dilaw. So unahin na natin yung yellow stain. Ang mga kailangan natin ay acetone, cotton balls, sandpaper yung 400 grit, oxidizing cream, volume 40-12%, paintbrush, acrylic leather paint, acrylic matte finisher, and syempre yung pinaka-importante, sneaker crack solution. Ito yung lalagay natin sa mga cracks ng sapatos. So mabibili nyo ito sa Kekao Shoe Care. Para sa yellow stain ng midsole, gagamit lang tayo ng oxidizing cream gamit ang brush. So after natin malagyan lahat yung midsole, pwede na natin siyang balutan ng plastic wrap and then pwede na natin siyang ibilad sa araw or sa ilaw basta maliwanag. After 1 hour, bali 1 session lang ang ginawa ko, so ito na yung naging resulta, pumuti naman kagad. Para makita nyo lang din yung difference niya compared dun sa dati niyang kulay, ito yung kapares niya, so kita nyo naman kung ano yung madilaw and ano yung maputi. Yang madilaw na isa, bali yan pa yung hindi ko pa nalalagyan ng oxidizing cream. Tapos na tayo sa midsole. So ngayon, pwede na natin gawin yung cracks nitong Jordan 1. Kailangan nyo muna maglagay ng shoe tree or tela dito sa loob ng sapatos para kumorte or maging flat itong toe part ng sapatos. Bago tayo mag-start, tanggalin muna natin yung factory paint gamit ang acetone and cotton balls. Dito sa mga cracks, ang gagamitin nga natin dito guys is yung sneaker crack solution. Bali, pinapahid lang siya dito sa mga cracks, mga tuklap or mga butas. So, ifi-fill nyo lang or lalagyan nyo lang lahat hanggang matakpan lahat ng cracks. And then, patuyuin nyo lang siya for about 10 minutes or depende rin kung gano'ng kadami yung nilagay nyo and gano'ng kalalim yung cracks. Pwede kayo gumamit ng toothpick para butasin ulit yung mga butas na hindi dapat malagyan. Napatuyo na natin siya and medyo matigas na yung solution. So ang next step is papakinisin na natin para pumantay sa leather yung solution na nilagay natin gamit ang sandpaper.
So ayun guys, napakinis ko na. Kita nyo naman, wala na yung mga cracks, hindi na siya visible. Bali ngayon, pwede na tayong mag-repaint. Three coats na paint yung ginawa ko, and in between that, gumagamit pa din ako ng sandpaper. Depende kasi yan guys kung medyo rough pa, hindi pa makinis or hindi pa pantay. Sandpaper nyo lang ulit tapos repaint ulit. Hindi nyo talaga yung maibabalik sa 100% or parang bago, lalo na kung malaki talaga yung damage. Pero ang masisigurado ko is matatakpan talaga and marerepair yung mga cracks. So ayun guys, maganda naman yung kinalabasan and effective naman yung sneaker crack solution ng Kekao. Para maging mas matibay or magtagal yung paint, kailangan natin maglagay ng acrylic finisher or yung matte finisher natin. Dito ko natatapusin yung video guys. Maraming salamat sa lahat. So please subscribe, like, comment, and share.